So ayan guys, so ito yung ano kanina, nirecord ko na lang ulit, ito yung sample nung ginawa natin na kung paano mag-add ng auto simple queue, apat na simple queue sa ating PPOE pag nag-login sila, at automatic din siyang madi-delete pag nag-log out. Madi-delete yung simple queue, madi-disable yung user, at mariremove sa active user. So ganito yung ano yung kanyang process so, pag mag ano natin nasan ng aking ano ayan yung PPOE natin to pag nag-login siya ayan okay saglit bakit naka-disable pala sorry enable muna natin yan so pag login automatic nag-create siya ng queue simple queue yan in 10 seconds tsaka automatic din madi-disable yung ating user so makikita natin dito na mayroon siyang script yan scheduler yan automatic din siya matatanggal dyan so makita nyo active yung mga ano natin ang ating user 30 seconds ayan nag-redial na siya nawala rin yun sa simple queue na disable na yung ating user natanggal na siya sa active so kung gagawin natin redial yan halimbawa enable ko siya redial natin yan automatic babalik siya in 30 seconds kasi yung ano sinet ko kasi sa ano sa script is 30 seconds lang so dito nakaset lang siya ng 30 seconds ay 10 seconds lang dito pala so nakalagay ko dito is 30 seconds yan pwede nyong palitan yan so siyempre PPOE kayo monthly naman ang payment so dapat palitan nyo yung time ng scheduler nyo so ayan wait lang natin yan in 30 seconds yun boom nawala na siya nawala na rin sa nag-disable na siya yan pag siyempre pag ano magre-redial yan re-redial lang natin babalik yan na-disable na nawala yung simple queue nawala yung simple queue nawala rin yung scheduler so enable natin para sa redial okay save na muna natin ulitin natin kasi hindi ko pala na-enable para automatic siyang mag-dial okay hintayin lang natin so ganito lang yun ganito yung ano niya ito yung script niya in-explain ko naman isa-isa sa ating ano live kanina yung script para maintindihan nyo kung paano ba gumawa ng script paano pag-declare ng variable sa ating script yan in 30 seconds wait natin yun okay enable natin enable redial antayin natin kung nagre-redial siya ayan wait natin siya wait natin automatic magre-redial yan natin guys 44 seconds wait lang natin siyempre sa ano nyo sa router nyo sa PPOE dapat naka-redial yan automatic redial para pag na-disconnect yung ano nyo client nyo automatic magre-redial yan ilalagin niya yung account yan wait natin 20 seconds tingnan natin kung papasok siya redial okay yan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 redial oops pasok diba so i-test natin kung gumagana nga ba speed test tayo so hindi tayo abutan ng 30 seconds
Sana hindi tayo abutan ng 30 seconds, ayan. Yung heavy, ayan, pumapasok ng heavy. Huwag tayo abutan ng 30 seconds. Ayan. Nabutan na ba tayo? Ayan, tumaas. Nabutan tayo. So, ganun yung ano niya. Ganun yung kanyang trabaho. So, instead of using payment reminders, pwede rin naman yung payment reminders para ma-remind yung client nyo na nawalan sila ng internet. Automatic pag nag-ano sila, browse, lalabas sa. Pero yung payment reminders kasi working yan sa ano eh, sa HTTP. Minsan pag HTTPS, yung napasok niya, hindi yan lalabas yung payment reminder. Unless kung redirect sa page, mayroong yatang paid na redirect payment reminder. Mayroon silang ano, kumbaga pinaka, kung saan nakalagay yung payment reminder, online siya, redirect yung page na yun dun. Okay, so hanggang dito na lang yung ating ano video. Upload ko to sa channel natin tsaka sa Facebook para mapanood nyo yung paano yung example na paano siya nagwa-work. Okay, thank you very much. So, wag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para updated po kayo sa ating mga live videos and tutorials. And wag nyo rin kalimutan mag-join sa ating group sa Tech Community TV. At follow lang yung mga rules natin doon. Make sure na subscriber kayo. Yung mga rules, wag nyo ano, sundin nyo lang para hindi kayo na-kick or ma-block sa group. At yung mga bawal, wag nyo gawin para hindi kayo maalis sa group. Okay, salamat. Magandang araw sa inyong lahat. Thank you. Okay, tapusin lang muna natin yung ano, bakit ano, 5 minutes pa lang to? 5 minutes pa lang pala. So, gawin nating 10 minutes para matapos naman kasi mas magandang 10 minutes yung ating video bago nating ano. So, dagdagan natin. Okay, guys, yung sa ano sa tawag nito, chat. Yung chat natin, dapat yung chat, yan. Create kayo ng ano yung script na to. Yan. Edit natin. Itong script na to, makukuha niyo yan pag nag-create kayo ng account sa Talk2. Tatanggalin niyo lang yung script na sa taas tsaka yung sa baba. Kikreate niyo yung file na yan dito. Save niyo. Then sa login, huwag niyo kakalimutang ilagay yung para tawagin yung ano, tawagin yung script niyo, yung chat.js na yan. Para tawagin yung ano na yan, ito, ilalagay nyo yan, huwag nyo kakalimutan ilalagay yan. Sa login nyo, pagkatapos, sa inyong hotspot, huwag nyo kakalimutan ilagay sa wall garden, yan, allow, destination host, *.talk2. Then allow, then apply nyo lang, also sa talk to link, ilalagay nyo rin yan dun. Okay. Salamat guys sa walang sawang panonood ng ating video tsaka sa group natin pagsali. Salamat sa inyong lahat. Hindi natin mamimit yung ato 3,000 plus na subscriber kung hindi dahil sa inyo tsaka sa panonood nyo sa ating group. Thank you very much sa inyong lahat guys. Thank you. Huwag niyong kakalimutang mag-subscribe sa ating channel, ha, guys. Yung mga nanonood sa ating channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. I-click niyo yung ano, bell button para updated po kayo pag mayroon tayong na-upload na mga video. Tapos, like niyo na lang din and share yung ating YouTube channel. Pati yung ating Facebook group. Mag-invite po kayo, guys, pero sabihin niyo sa kanila na sumunod sa ating mga palituntunin. Alituntunin sa group para hindi sila nakikik, guys. Thank you very much. Thank you.